So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, nakita nyo naman na sa title is gagawa tayo ng another product review. So, ang product review natin ngayon ay isa sa mga pinaka-favorite ko na gamitin in terms of modern calligraphy. And malalaman nyo sa video na to kung bakit. So, ito ay ang BIC Flex, BIC Marking Highlighter Flex. So, ito is highlighter siya guys and hindi siya brush pen. So, kung gusto nyo malaman kung ano ba yung performance nito, kung ano ba yung mga opinion ko about dito sa brush pen na to, ay, hindi pala siya brush pen, kundi highlighter. Mga highlighters na to is just keep on watching. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, make sure na mag-subscribe na. And kung bago pa lang kayo, welcome! And yun nga, may Facebook group tayo guys. Kung gusto nyong mag-join, I will leave the link on the description box below. So, lagi ko siyang nilileave sa... So, lagi kong nilileave yung... Ano na to? Ano to? Leave. So, lagi kong nilileave naman yung description. Mali. So, lagi kong nilileave yung link nito sa description box below every time sa video ko. So, kung gusto nyong mag-join sa aking group, is welcome na welcome kayo. And yun, may sasagutin lang kayong mga tanong. And kung nasagot nyo naman yun, is i-approve ko kayo. So yun. So, let's start. So guys, kung may naririnig kayong mga extra noises, is yung electric fan ko yun. Kasi hindi ko kayang walang electric fan habang nag-film. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, napaka-init. So, pagpasensya nyo na. And kung hindi kasi ako mag-electric fan, may kita nyo tumatagaktak na yung pawis ko. So, kailangan ko talagang mag-electric fan. So, ayun. And alam nyo naman na sa ating product review, may apat tayong category na itatackle or i-discuss. First is the product. Ay, the product. Bale. First is the packaging, the price, the product mismo, yung itong itsura niya, and the swatches. So, let's start sa pinakauna, sa packaging. So, guys, yung packaging niya, wala akong may papakita. Hindi dahil sa nawala ko. Ha? Dahil kasi binili ko siya, binili ko tong mga tos na individual lang. So, hindi ko alam kung may mabibili na per set nito na lahat ng kulay meron. So, hindi ko rin alam kung ano yung available na kulay nila. So, ito lang yung meron ako. So, ayun, pagtiisan nyo na lang muna. And, ang nakita kong last time is meron silang kulay orange. So, kasi bumili ako nito, itong dalawa. So, bali tatlo yung available sa National Bookstore. And, tatlo, ito pink at blue, tas orange. So, kinuha ko na yung pink at blue kasi yung orange, napaka-typical naman na kulay yung para sa highlighter. So, ito muna yung pinili ko, itong dalawa. So, wala ko nung orange. So, wala ko mapapakitang packaging, kaya yun, next na tayo. So, next is the price. So, ang price nito guys is $49.75. So, bale, saan ba yun? So, bale, itong dalawa is nabili ko sa Pandayan. Tapos, itong dalawa nabili ko sa NBS sa SM Mega Mall. Yun, dun ko to nabili. Kasi, bago kasi kami umuwi sa probinsya, nung pauwi na kami, natural, bago nga umuwi. Nung pauwi na kami, dumaan kami sa Mega Mall. And, yun na, diba? Mga calligrapher problems na hindi ka uuwi or hindi ka pupunta sa isang mall nang hindi ka dadaan sa National Bookstore or sa mga craft store or department store, di ba? So, ayun, nakita ko to, so binili ko na. Kasi wala siya sa probinsya. Wala siya sa Pandayan. So, sa NBS din, it's 49 pesos. 49.75. So, kapag ni-round off mo yun, is 50 pesos siya isa. So, sa price is parang napakamahal niya para sa isang highlighters? Isang highlighter. Kasi, yun, highlighter siya eh. Highlighter lang siya. Kumbaga, parang hindi siya talaga brush pen, kundi highlighter lang. And, di ba sa yung ibang mga chisel type na highlighter, is mga 30 pesos lang, 20, 39 pesos, ganun-ganun lang yung mga
mga presyo niya. Pero ito is 50 pesos. So, ayun, medyo pricey siya, medyo pricey siya para sa isang highlighter. Yun. So, dahon na tayo sa... So, sa pangatlo is yung mismong product. So, ito mismo yung itsura niya. Ayan. Yung product na yan. And, ano ba? Ito. So, ipapakita ko na lang to sa inyo nang walang mukha ko para makafocus kayo doon. So, para makita nyo rin na mabuti. Yun. So, ito yung itsura ng BIC Marking Highlighter Flex sa malapitan. And, ayan, tandaan yung itsura, guys, para pag sakaling bibili kayo is alam nyo na yung itsura niya at hindi kayo malilito sa itsura kasi maraming highlighter ang BIC. So, ayan yung tip niya and brush tip talaga siya, guys. And flexible tong tip niya and pwedeng makagawa ng thick and thin stroke. So, bagay na bagay siya sa modern calligraphy. Then, ito yung chisel type na Stabilo Boss. Yun, kinuha ko lang para pag-compare natin kung ano yung kaibahan nila. So, ayan, nakikita nyo na yung kaibahan nila. Ayan. So, guys, pagpasensya nyo na yung kamay ko, ah. Naghugas talaga ako dyan, eh. Pero mukha pa rin madumi. Naiinis din ako. So, pagpasensya nyo na lang. Pero malinis talaga yung kamay ko dyan. Ha? So, ayan yung BIC Highlighter Flex. And, ayan, i-compare din natin yung tip niya sa brush pen. So, ayan. So, parehas na parehas sila. And, nagulat din ako nung na-discover ko tong highlighter na to. Parang highlighter yung quality niya, pero yung tip niya pang brush pen. Yun. So, ang ating pang-apat na category ay ang mga swatches. So, isa-swatch ko tong apat na to, guys. And, i-check ko kung blendable ba siya and kung washable ba siya. So, disclaimer lang, guys. Never ko pang na-try na i-blend siya or never ko pang i-ano siya sa water kung washable ba siya. So, hindi ko alam kung ano yung kakalabasan ng ating swatches. Yung ating pag-blend or kung blendable ba siya sa tubig, ganun-ganun. So, hindi ko talaga alam. First time ko rin itong itatry. So, I hope na sana, di ba? Sobrang umaasa. I hope na nga sana pa, sobrang umaasa talaga. So, sobrang umaasa dito na sana talaga is ano siya, blendable siya and washable siya. Kasi kung blendable at washable siya, guys, this is the one. Joke. So, kung blendable at washable siya, is okay na siya para sa isang highlighter. So, pero meron pa ring ano sa isip ko na feeling ko hindi siya blendable and feeling ko hindi siya washable kasi nga highlighter siya. So, yun. So, let's try two swatches. So, let's try. Nag-English pa kasi. So, i-try natin tong mga highlighters na to.
So guys, disclaimer lang pala sa video na to, ang aking mga sinasabi ay based lang sa aking opinion, based lang sa aking reaction. So kung na-experience na tong product na to, specific na product na to is, tapos iba yung opinion ko sa opinion mo, sorry kasi opinion ko to and opinion mo yan. So kanya-kanya tayong opinion, so pasensya na kung hindi ko naging opinion yung opinion mo. So yun lang. So yun guys, nakita nyo na yung mga swatches ko and ayun, so before tayo magdako. So before tayong dumako sa ating final conclusions is may tip lang ako kasi ito palang mga BIC highlighters is marami silang type ng highlighter. So may chisel type sila, may bullet type sila. So para hindi kayo malito guys is ang tip ko lang kapag kunwari nakita nyo siya and mapalad kayo na hindi siya naka-scotch tape is tignan nyo na lang muna, i-check nyo na lang muna kung brush tip ba siya. So kung nakita nyo yung brush tip siya is bilhin nyo na and kunin nyo na and bayaran nyo na. So yun, kung naka-scotch tape siya, naka-seal siya dito is tignan nyo lang yung pangalan dito. Nakalagay naman siya, BIC Marking Highlighter Flex. So, flex. Dapat may word na flex kayong makikita. So, kapag hindi yun flex or kapag wala kayong nakitang flex na word, ibig sabihin, it's either chisel type or it's either bullet type siya na highlighter. So, kapag flex, matik na yun na brush tip siya. So, yun lang. So, ano yun? Oh, may notification. So, yun. So, dako na tayo sa ating final conclusions. So, meron akong mga pros and cons na sasabihin. Una-una yung pros niya is, una-una na pros na nakita ko is yung brush tip niya. So, bihira kasi or parang first time or ito lang yung nakita ko na highlighter pero brush tip. So, yung tip niya kasi guys is maganda and super flexible as in super, super, super flexible. Mas flexible pa siya sa Tombow. I'm not sure ah. Hindi, mali. Ganto na lang. Let's put it this way. Parang mas comfortable or mas confident akong gamitin tong highlighters na to kaysa sa Tombow. Ayun lang yung masasabi ko. So, kung gusto nyo ma-experience kayo ng mag-judge, and bili kayo nang mag-judge nun. So, yon yung brush tip niya kasi is super flexible. Ang sarap yung pangsulat, ang smooth, and makakagawa kayo ng mga magagandang flourish kung gusto nyo mag-practice ng flourish or kung gusto nyo gumawa ng mga flourishes. Yon makakagawa kayo dito and maganda siyang i-control. Yon. So, ang pros pa is yun. Hindi naman siya masyadong pricey. Kasi 50 pesos lang naman siya. And I know na pricey siya para sa isang highlighter. Kasi, di ba, highlighter nga lang siya. Pero, nasa in-between kasi siya ng brush pen at highlighter. Parang, nandun siya sa gitna. Kaya, hindi mo rin masasabi na pricey siya eh. So, ang pros pa dito na nakita ko, guys, is yun nga, na-shock ako, nagulat ako. Nung matest ko, di ba, first time kong i-try ito sa video or first time ko siyang i-try na kung washable ba siya or blendable ba siya. Nagulat ako kasi blendable siya and flexible and washable siya. So, siguro kapag yung gagamitin nating base is yung hindi masyadong kita like yung gray, yon. Kung hindi masyadong kita tapos tsaka mo papatungan, mas maganda pa yung result and yun nga yung, di ba yung nilipat natin yung kulay dun sa isang brush tip nung pink, di ba? Nag-work siya. So, ibig sabihin, blendable na siya. And nung nilagay ko dito, tapos sinipe ko, pinatuyo ko muna yun, guys, ha, para walang bias. Tapos, nisprayan ko ng water is natanggal siya. So, ibig sabihin, washable siya. Pero, hindi ko sure kung kasi wala siyang kiniklaim na washable talaga siya. Hindi ko sure kung kapag nalagyan yung damit nyo, ganon, mag-washable ba siya, ganon. So, hindi ko sure yon. So, sa kamay lang. Kasi mostly, kapag, di ba, nagsusulat tayo is yung ink, hindi natin maiwasan na yung
ink ng ating pinangsusulat is matransfer sa ating kamay. So, yun lang yung concern ko. So, yun yung mga nakikita kong pros. And yung cons, siguro, more on suggestion na unang-una, sana magkaroon sila ng isang set ng mga brush pen. Isang set ng mga highlighters. Na yun, yung mabibili mo talaga sila all in all para kung trip man natin na bilhin sila lahat, is mabibili natin sila, hindi yung pa-isa-isa lang. So, yung color range din niya is yun, sana magkaroon ng madaming-madami kasi maganda tong talagang highlighters na to. And yung cons pa na isa nakita ko is para hindi naman siya cons kasi yung opacity kasi niya is hindi siya opaque. So, given na yun, kasi highlighters nga siya, given na yun, na yung opacity niya talaga is hindi siya masyadong opaque, na transparent pa rin siya, kasi nga, mag-highlight ka lang naman. So, kapag naging opaque na yung color niya is, hindi na siya highlighter, brush pen na siya, parang ganun na yung type niya. So, hindi yun con. So, ayun lang. Yun lang yung mga nakikita ko. So, kapag nakita nyo to sa Pantayan, sa National Bookstore, sa kahit sa ang bilihan ng mga pens dyan, mga art store, mga craft store, is itry nyo to, guys. Try nyo muna isa. Kung hindi nyo nagustuhan, huwag na kayong bibili. Or kung nagustuhan nyo naman, bilhin nyo na lahat. Joke lang. So, ayun. Try nyo lang and makikita nyo yung sinasabi ko. Oh, tama pala sa Aderona. Ganun. So, that's it for this video, guys. I hope nagustuhan nyo and I hope may natutunan kayo sa video na to or may napick kayong information sa panonood ng video na to. And thank you kasi until now, nanonood ka pa din. And kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe to my YouTube channel. And panoorin mo yung ibang videos ko pa kung interested kang matuto sa calligraphy. So, ayun guys, kung may suggestion kayo kung ano yung gusto nyo makita sa next video ko, just comment down below. And na-miss ko tong magpakita sa inyo. So, yun. So, till next video guys, and thank you guys for watching. And bye-bye guys! Happy lettering and God bless! Bye-bye!